Magandang araw mga kasambuhay. Una sa lahat, iniimbitahan ko kayo sa aming bahay dahil ngayon ay aming piyesta. At alam niyo naman ang mga piyesta, eat all you can. Alam ko mahilig tayong lahat sa eat all you can. Iniimbitahan ko kayo to eat our house at ang bahay namin ay sa Tundo. Opo, Santo Niño ang aming patron. Doon sa Tundo, ganun din sa Pandacan, sa Cebu, sa Calibo at sa Iloilo. Ngayon po ay third Sunday ng buwan ng Enero at ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Santo Niño. Alam nyo, napuntahan ko na ang lahat ng kapistahan ng Santo Niño. Napunta na ako sa Sinolog Festival, Ati-Atihan Festival, pati ang Dinagyang sa Iloilo. At isa lamang ang common denominator, sobrang saya. Magaling talaga tayong mag-celebrate. Merong sayawan at pagkadami-daming pagkain. Pero, paano nga ba nag-umpisa itong ating debosyon sa Santo Niño? Sa palagay ko, isa ito sa pinakasikat na debosyon sa ating mga Pilipino. Nag-umpisa ito noong dumating si Ferdinand Magellan dito sa Pilipinas, 1521, 16th century. At sila ay dumating sa Cebu at inialay ang imahe ng Santo Niño kay Hara Amihan, ang asawa ni Raja Humabon, at kasama ng 800 na native o nasasakupan nila Raja Humabon, sila ay nagpabinyag. At pagkatanggap ni Hara Amihan ng estatwa, pinangalanan siyang Juana. Dahil Juana ang pangalan ng nanay ni Ferdinand Magellan, isinayaw ito ni Queen Juana. Queen Juana na ang tawag natin sa kanya at binasbasan ang mga tao. Dito nagumpisa ang tinatawag na Sinolog Festival. No, pero officially, nagumpisa ito noong 1980 pa. At ginawang official ng gobyerno ng Cebu noong taong 1981. Pero hindi lamang puro kasiyahan ang kapistahan ng Santo Niño. Mayroon itong malalim na itinuturo sa atin. Dahil totoo naman na ang batang si Jesus ay hindi na natiling bata. Siya ay lumaki at tinupad niya ang kanyang misyon. At ang ating debosyon sa Santo Niño ay nakasalalay sa sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus. Hindi ba sinabi niya, "Unless you become like little children, you will not enter the kingdom of God." Huwag nating i-underestimate ang salitang ito ng ating Panginoon dahil sa palagay ko, ito ang susi ng ating kaligtasan. Ang sabi niya, "Unless." Hindi ba kapag sinabing unless, requirement yon? Requirement, unless you become like little children. Sa ating salita, kung hindi ka ganito, hindi ka pwede sa langit. Sinasabi ng ating Panginoon, kung hindi ka katulad ng isang bata, hindi ka pwede sa langit. Hindi tayo maliligtas sa madaling salita. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng like little children? Ano nga ba ang mga bata? Una sa lahat, sa palagay ko ay ito. Ang mga bata ay walang kinikilalang sarili na hiwalay sa kanyang mga magulang. Ang kanyang identity ay kakambal, kadikit at hindi pwedeng ihiwalay sa kanyang nanay at tatay. Sa madaling salita, wala siyang sarili kung walang nagmamahal sa kanya na kanyang sinasandalan ng kanyang pagkatao at buong buhay. Kaya nga ang mga bata, ganito, kapag sinabihan natin silang hindi na kita love, hindi na kita love, ano ang mangyayari? Nako, mangangatog ang bata sa takot at iiyak. Dahil para sa kanya, yun lang ang kanyang identity. Hindi mo pwedeng tanggalin ang kanyang identity, yung pagmamahal ng kanyang nanay at tatay, ang pagmamahal na alam niyang kanya na, hindi mo pwedeng tanggalin yon dahil kapag tinanggal mo, wala siyang sarili. Ganoon ang bata. Kabaligtaran nating mga matatanda, kasi ano ba ang identity natin? Siyempre, ang aking reputasyon, ang aking mga achievements, ang aking title, ang aking posisyon, at ang aking itsura, kung may itsura. Kung sa bagay,
pwede namang feeling lang, feeling ganda, feeling gwapo, may karapatan naman tayo sa ating feeling. No, in other words, mayabang tayo. Mayabang tayo. Kapag sinabihan tayo ng I hate you, anong sagot natin? I hate you too. Pag sinabing hindi na kita love, anong sasabihin natin? Eh di wag. Pride ang tawag. Kaya, ang palagay ko, ang ibig sabihin ng sinasabi ng Panginoon, unless you become like little children, ang ibig sabihin nun, walang mayabang sa langit. Ang kailangan lang nating ipagyabang, pagmamahal ng Diyos. Palagay ko, ito yung kalagitnaan at sentro ng mensahe ni Jesus. Nung ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang anak ng Diyos at ang ating Diyos ay ating Ama, ipinakilala din niya kung sino tayo. Tayo ay mga anak ng Diyos. At dahil tayo mga anak ng Diyos, tayo ay magkakapatid. Tayo ay magkakapatid na dapat magmalasakit sa isa't isa. Kaya hindi pwedeng hiwalay yung pagmamahal sa ating identity. Hindi pwedeng mawala. Dahil kung sino tayo, simple lang yon. Gumawa ka ng listahan ng mga taong mahal mo. At listahan ng mga taong nagmamahal sa'yo, yun ang perfect picture natin. Ang mga taong minamahal natin at taong nagmamahal sa atin. Dahil kung wala sila, wala tayong sarili. Wala tayong identity. Ngayon, palagay ko, mas mauunawaan na natin yung sinasabi ng ating Panginoon. Unless you become like little children, you will not enter the kingdom of God. At ito po ang ibig sabihin ng ating pagdiriwang ng Kapistahan ng Santo Niño. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagdinilay dito sa inyong gabay sa pagsamba at buhay. Ako po si Father Sean Marquez ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. Pit Señor! Viva Señor!